Sa part 1 at part 2 ng series ay naitatag natin ang bisa at kaligtasan ng mga bakuna. Pero alam mo ba na maliban sa pagkakaroon ng proteksyon laban sa mga mapanganib na sakit, may isa pang mahalagang benepisyo ang pagbabakuna? Ang nakakahawang sakit ay may katangian na tinatawag na Basic Reproduction Number o R0. Ang R0 ay ang average na bilang ng tao na nahahawa ng isa pang taong may sakit. Halimbawa, ang trangkaso o flu ay may R0 na 1 to 2. Ibig sabihin ay humigit kumulang isa hanggang dalawang tao ang nahahawa ng isang taong may trangkaso. Kapag mas mataas ang R0, mas nakakahawang isang sakit at mas mahirap pigilan ang pagkalat nito. Tulad na lang ng tigdas, na may R0 value na 12 to 18. Ang bawat isang taong may tigdas ay pwedeng makahawa ng 12 hanggang 18 na tao. Nakakatakot, diba? Papasok ngayon ang isa pang benepisyo ng pagbabakuna. Alam na natin na kapag ikaw ay nagpabakuna, magkakaroon ka ng immunity laban sa sakit na hindi mo na ito makukuha. Dahil hindi ka na magkakasakit, hindi mo rin ito maipapasa sa ibang tao. Nagsisilbi ngayong hadlang ang mga nabakunahan sa pagkalat palalo ng sakit. Kaya kapag ikaw ay nagpabakuna, hindi lang ikaw ang napoprotektahan, pero pati na ang mga tao sa paligid mo. Kapag may sapat na bilang ng tao na immune sa sakit, nagkakaroon ng indirectang proteksyon ang mga taong hindi nabakunahan. Ang tawag dito ay herd immunity o community immunity. Mahalaga ang herd immunity para maprotektahan ang mga individual na vulnerable o kaya naman hindi pwedeng bigyan ng bakuna, tulad ng mga sanggol, matatanda, mga taong may komplikasyong medikal, pati na ang mga taong sa kung anong dahilan ay ayaw magpabakuna. Kapag maraming tao ang immune, nasisira ang chain ng transmission ng sakit at napipigilan ang pagkalat palalo nito. May sapat na porsyento na isang populasyon ang dapat nabakunahan para talagang makamit ang herd immunity. Kailangan umabot ang bilang ng nabakunahan sa herd immunity threshold para tuluyang mapigil ang paglaganap ng sakit sa isang populasyon. Ang threshold ay nakabase sa R0 ng isang sakit. Kapag mas mataas ang R0, mas mataas ang threshold. Halimbawa, para sa sakit na may R0 na 2, sapat na ang 50% ng populasyon ang nabakunahan para hindi lumaganap ang sakit. Para naman sa sakit na may mataas na R0 tulad ng tigdas, hindi sapat ang 50%. Kailangan umabot sa 94% ang mga nabakunahan. Kaya mahalagang magpabakuna ang mga tao para hindi humina ang epekto ng herd immunity. Kailangan tandaan na kapag hindi ka nagpabakuna, hindi lang ikaw ang nasa panganib na magkasakit, kundi pati na ang iyong buong komunidad. Meron ka bang mga science question na gusto mong sagutin namin? Mag-comment lang! At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas maraming amazing videos.